Yung wala kaming makuhaan, wala kaming mahiraman, yung kahit may gusto kaming bilhin, at may gusto kaming puntahan, kainan, wala kaming Ang panggastos. hirap, no? Yun, nandito na naman tayo sa panibagong episode ng Kwentong Bahay, Kwento ng Buhay. So, abangan nyo ngayon yung episode natin. Tingnan natin kung paano sila na-survive ng araw-araw. Yun, nandito tayo na ngayon sa Karangalan, dito sa Kainta. So, punta natin si brother na ni-refer nung isang nag-comment at nag-message sa page. So, punta natin, alamin natin yung kwento nila. Tara, ito na sila, oh. Tara, boss, saan ba kayo natira? Sino yung kausap ko? Ikaw. O, saan tayo pupunta? Dito po tayo. Ano, ito ba? Apo, dito ito, po. Ah, ito yung nabili nyo. Opo. Wow, tingnan mo, tatlong palapag. Tatlong palapag binili nila. Yan. Okay, pasok ganda po kayo. Naman. Pasok po. So, pasok tayo. Opo. May ice cream. May libre kami ice cream dyan mamaya. Opo, syempre, meron. Yan, magandang hapon po. Yan, tindahan mo yan. Si mama tindahan. Po. Ah, si mama mo. Opo, mama ko. Tara, pasok tayo. Akit po kayo. Kayo pala pumasok. Bahay mo pala to. Akit po kayo, akit po kayo. Ay, dali lang, sapatos. Okay lang po. Dali nyo na po yung sapatos. Okay lang. Opo. Nakit tayo dito sa tatlong palapag nilang bahay. Akit po kayo. Yan, nice. Parang ang tagal na nating hindi nakatuntong siya. Wow, ah. Oh, diba? Kakain po muna tayo, syempre. Dito tanggal na lang tayo rito para nakakaya naman sa kanila. Okay lang po, dali po. Sige lang po, ubad tayo. Yan, okay. Yan. Wow. Alright, so naghanda ka pala talaga. Oo. Kare-kare. Tinan mo, Luke. Kare-kare, hipon, tsaka pininyahang manok. Pininyahang manok. Wow, okay. Sarap. Parang kakain tayo nito ulit. Oo. So, tara. Siyempre, mag-isal muna tayo. Prayers muna. Katoliko naman kayo. Katoliko po ba kayo? Oo. Tara, prayer. O, sige, kayo naman mag-lead ng prayer. Para, aram, lead kayo ng prayer. Sige. Okay. Thank you, Father, of the Saint, Holy Spirit. Amen. Okay. Lord, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa biyayang nasa aming hapagan na aming pagsasaluhan. Lord, i-bless niyo po ang aming pamilya, ang aming mga kaibigan at ang aming mga bisita na dumating dito. Lord, huwag niyo po kami papabayaan. Lord, ilayo niyo po kami sa anumang kapahamakan at anumang masamang pangyayari. Layo niyo din po kami sa anumang masamang espiritu at masamang nilalang na gustong lumapit sa amin. Lord, pagpalain niyo pa po kami sa araw-araw. Maraming salamat po. The Father, Son, Holy Spirit. So, tara, kain tayo. Una-una na kami. Pero konti lang kasi kumain ako kanina pero nakita ko kasi parang sarap ng ulam niyo. Favorite ko sana yung ipon kaso bawal. Ayun, look. Madami, look. Sarap ang ulam, look. No. Kaya na, parang hanggang ang puna na, tipid na tayo. Parang tipid na, di ha? Sige, rasa sige, kuya. Sige, rin. Oh. Sige, habang nakuha ng kutsara extra, bakbaka na natin to. Tikman natin. Yun. So, yun. Kaya kami nandito. Kasi si brother, kasi meron ako sa wall ko, nagiging ko sino may mga kwento yung makilala kayo o yung mismong ano, gustong mabisita. So ito, through referral, ni-refer niya kayo. Sabi niya, baka gusto ko daw marinig yung kwento niyo. So, bagong lahat, ano pangalan mo? Rodel po. Rodel, ikaw ma'am? Jonah. Jonah. So, ilang taon ka na, boss Rodel? 28 po. Ikaw? 25. So, 28, 25. Ano ba ang ibabahagi niyo? Yung kanina sabi mo, bago lang itong bahay nyo, 3 years, binili opo. Nyo. Opo, kayo, before 2019. Ang ganda. Ang before pandemic. Nyo. Maganda, maganda. So, ano bang kwento nyo? Ano bang negosyo nyo? Nagbebenta po kami sa online. Actually, Shopee Art Lazada kami. Shopee Lazada? Opo. Anong mga binibenta? Ang product po namin, Dove shampoo. Mga pet shampoo yung gawa sa Madre de Cacao po. Shampoo na gawa sa Madre de Cacao. Okay. Ano yan? Sariling gawa? Opo. Kami po mismo na gawa. Pero nung nag-start po kami, hindi po kami yung gumagawa. So, actually, kumukuha lang kami sa supplier. Nire-rebrand? Opo. Rebranding lang. Before, kailan yan nag-start? 2018 po. 2018. Anong unang-una nyo in-online? Yung mismo? Ayun na po mismo. Yun ba unang yung negosyo mag-isawa? Opo. Gano'n na katagal ba kasal? 1 year?
2 years na. 2 years? So, 2018, mag-jowa pala kayo? Apo. Or mag-live na? Live in. Ah, so, matagal na kayong nagsasama. So, previously lang kayong kinasal. So, congrats pala. Ayos yan. So, sunod-sunod. Bahay, kasal. Pin-refer nyo muna talaga din bago magkasal. Diba? Siyempre, yung iba, ganun din naman. Kahit ako din, diba? So, bago ako kinasal noon, sabi ko kasi, basta ayoko na lang yung kwento kasi nakananawag na pala. Wala na pala yun. So, ayoko na. So, wala na yung sapang kasal na yan. So, yun. 2018 ka nagsimula. Ano product ba yun? Curious ako eh. Ay, so, hindi kami nakapagdala ng sample. Nandun kasi sa warehouse namin. Ah, may warehouse kayo? Okay. Ano, for rent o rent? Opo, rent mo siya. Tapos meron po yung sa Montalban, yun sa amin na din po yung property. Nabili na din po namin. Sa Montalban, nakabili na rin kayo ng property? Yung pagawaan namin. Wow! Ano ulit yan? Sabon? Sabon ba? Apo, dog shampoo. Dog and cat shampoo. Ah, sama. Ay, pengen naman yan. May mga ang dami kong pets eh. So, saan po kami nakapagpadala ng sample? Saan naman na yan? Na natutunan? Meron po, nung nagtatrabaho po kasi ako before sa ano sa supermarket, meron po ako doon na nakilala na accounting sa mga cashiers. Nakapag-resign siya dahil doon sa product na yun. So, na-curious ako. Piniin ko siya kung ano yung mga binibenta niya. Doon ko po nalaman yung mga ano, dog shampoo. So, tanong ako sa kanya kung pwede rin ako mag-reseller. So, pumayag naman siya, basta rebranding lang. So, doon kami nag-start sa kanya. 2018? 2017 pa siya. Noong 2018 lang kami nakapag-start ng, ano, eh, ng Shopee Lazada. So, nung una, ano lang kami, Facebook Marketplace pa lang. Doon pa lang kami nag-develop. Meet up shipping, Jane, gano'n. Rider. Meet up, yun ang ginagawa namin. Oo, kasi 2017 kasagsagan din ang online ko yan. Opo. Kasi online din ako nagsimula. And shipping na lang or delivery. Oo, meet up. So, saan kayo nag-meet ups niyan? Depende po sa... Pero hindi naman yung tingi-tingi. Malamang ang meet ups niyan. Hindi po, minsan po, ano, isa lang galon, QC. Eh, pasataan na po kami. Talagang dinideliver namin. Ah, oo, gano'n. Sa pala. Signalis yun na talagang magkakaroon kayo ng pera. Kasi, naranasan ko din yan. Dati, halaga, tutubo ka ng 200, babiyayin mo yun. May isa pa din naman. Sa tubo 200, di ba? Talagang tatakbuin mo yun kasi pera na rin yun. Eh. Hindi mo na siya isipin na liquid lang ng tubo. Pero, pag nagsisimula ka kasi, yung mga maliliit na yun. Baka pag-deliver ka ng 5 sa 200 na tubo, di may 1,000 ka na. Kahit nga dati nga, pumapatol ako sa 100 tubo, binideliver ko. Meet up sa mga LRT. Kasi pag naipon ko yung buong araw na yun, malaki din. So, di ba? So, after nun, sige, pwede niyo paano naging successful na, paano kayo nakabili ng bahay, na tatlong palapag. Dati naungupahan kayo. Opo, nangungupahan. Nag-start po kami noon, nangungupahan kami sa ano, sa Santa Ana. As in, room lang po talaga, walang po. Bed space lang siya. Matutugal lang talaga. So, tapos naisipan ko, doon ko na, nakita ko kasi may ad si Lazada noon na open sila for cooperative. Before kasi sa Lazada, bago ka makapagbenta, kailangan corporation ka. Hindi ka pwede magbenta ng wala kang private. Maraming mga requirements. Opo, yes. Tapos nag-open sila, sakto nung taon na yun, nag-open sila ng cooperative. So nagkaroon sila ng open sa lahat. Tapos bahala na si cooperative mag-process ng mga document. So doon kami nag-start. Nag-try ako mag-post ng product. Isa-isa lang nung una. Shampoo lang. Tapos nagulat ako kung kinabukasan may nag-order na agad. Noong 2018 yan? Oo, 2018 na. 2018? Opo. Hanggang ngayon, yung panindala nila sa the shopping niya. Yung yes, opo. Hanggang sa dumami na lang yung product, nagkaroon kami ng mga variation. Before kasi, 1 gallon lang yung binibenta namin, tapos soap lang. Ngayon kasi meron ng 1 liter, may kulong na, may soap. Ah, meron. Marami na. Basta opo. Puro product sa mga pets. Opo. Pampaganda. Pampaganda ng mga balahibo. Powder, opo. Oo. Patanggal din ng mga, ano, yung mga sakit ng aso, meron din yun. Opo. Yung kate, yung mga kate, mga scabies, di ba? Opo. Sa aso. Ganda, oh. So, ngayon, pwede ko ba malaman gano'n na makalaki ang negosyo na yan? Pero sa tingin ko, maganda. Start po kami dalawa lang talaga yung nagpapak. Oh. Pero ngayon po, yung taon namin, ano na po, kasama na po yung kanagahalo. 15? Oh, 15 na yung staff. May empleyado na kayong 15. Yes po. Hindi nakakatulong na rin.
Malaki na yun, ha? Oh. Lalaki pa yan. Ano pa ng ganung brand nyo? Madre de Cacao Dogs kayo. Madre de Cacao Dog style? Huh? Ano? ano? Dog care. Dog is care. Wala pa yung physical store. Wala po. Wala po. Warehouse, wala po. Kasi warehouse. Ano lang siya. Kasi mas malasada sa online, no? Opo, yes. Online. Ah, yan. Ito yung shop nyo. Wow. Ah. Ang daming followers. Malakas ang Shopee nila. 178,000 followers. Ako lang nag-guarantee na malakas na silang pumita. Actually, kaka-receive lang namin yung ano. May na-receive kaming award sa Lazada. Ito lang. Oo. Mag-deliver lang. Winning kami sa ano sa pet supplies category. Ah, 175.50. Meron nga may mga 10 piso, 10 piso lang. Opo. Shipin mo 47,000 pieces sold. Gano kalaki yun. Pero syempre, puhunan lang yan. Ah, may puhunan pa yan, yan 10 pesos. Pero tingnan mo to, 171,000 sold. Yung 175 din na gano'n. Yes. Bestseller po namin yan yung 1,000. Sobrang dami nun. Opo. Sobrang dami nun. Ang galing nyo. Masasabi ko na ang galing nyo. Ang ganda nung nangyari. So, bago nangyari ba ito lahat, ano ba yung mga pinagdaanan nyo? Kasi yung ngayon, ano na yan, part na yan ng nagiging papunta na sa pagiging successful, pagiging stable na. Mm-hmm. Pero before ba niyan, ano ba yung napagdaanan nyo? Bago lahat ng yan, ano ba kayo dati? Ano ba ang ginagawa niyo before? Ikaw, well, sabi mo kanina. Nagtatrabaho po lang. Saan ka nagtatrabaho? Supermarket po. Si Mrs. Ako pa sa restaurant naman. Waitress. Sa restaurant. Oh, waitress. Tapos, sino nakaisip nga pala niyan lahat? Bago yung business niya, pasukin niya yung pagiging reseller. Sabay po kami. Sabay. Kasi nung nag-live-in po kami, nahirapan kami kasi kahit dalawa kami nag-work, parang yung kinikita namin na pupunta lang sa pambayad. Tapos mangungutang pa. Oo. Oh. Kasi nakahirap ako sa mama ko. Oh, tapos hindi mo pa may labas pag mapakain sa labas yung pamilya mo. Or kapakain mo man lang, Jollibee, sakpon-sakpo lang. Di ba? Kasi budget. Pagka minimum, di ko naman inano yung mga minimum wager. Usually, nagsasabi lang ako ng totoo kasi nanggaling din ako doon. Sweldo tayo ng minimum, buong cut-off. Magkano lang matitira doon? Eh, may pamilya ka pa, may mga binabayaran ka pa. Paano mo mag-grocery ka? Punta sa grocery, minsan pagka-cashier mo yung magkano gina-grocery nyo nga dati nung minimum wager pa kayo? 1.5 diba? Talagang sakto-sakto lang yung budget mo. Talagang patansyay mo, tatanong mo pa nga. Titingnan mo pa yung mga time mo na. Pukwentay mo na sa utak mo, magkaroon na ba ito? Baka sumobra na, baka wala na pagbayad. Okay. Usually, yun yung typical na minimum wager. Sinasabi ko yun kasi na-experience ko at marami rin ako kilala na gano'n. Na totoo, bumabasa tayo, hindi naman tayo nagkagawa lang ng kwento eh. So, totoo yun, di ba? So, ngayon, kung sarili ka ng business, hindi nyo na sigurado tinitignan yung presyo ng grocery nyo. Pag mag-grocery kayo, wala na yun. Oo, minsan titignan nyo, baka malaki na lang, na gano'n. Pero, hindi na siya pinoproblema at hindi na natin binibudget na kahit may gusto kang kunin, kunyari may gusto ka lang kunin na pagpaganda ng mukha or kung pagpaganda ng pabango, kung ano man, pero may kailangan ka para sa bata, gatas. So, syempre, unahin mo pa ba yung mga yun? Unahin mo yung mga kailangan ng anak mo. Pero ngayon, na nandyan na kayo sa lugar na yan, ang saya, di ba? Okay. Ang saya, di ba? Kasi wala ka nang masyado rin, pinaproblema mo na lang paano na lang dadagdagan yung pera eh. Totoo, sabihin nyo hindi. Anong problema nyo? Anong problema ng isang negosyante? Totoo. Sige, ngayon nyo lang nalang tanong na, ano talagang problema ng isang negosyante? Tama po. Paano mo dadagdagan yung pera? Walang iba. Walang nagne-negosyante na hindi nagkasamadagdagan ng pera. Kasi nga, business without earning is not a business. So, business na without earning is a charity. Eh, di naman tayo nag-charity. So, nagbi-business tayo. Ang gusto lang natin, kumita, madagdagan yung pera. Di ba? Mali ba ako? Dama. Di ba? Yun naman talaga yun. Ba't ka ba nagne-negosyo? Gusto mo ng pera. Ngayon, kaakibat nun, syempre kasi gusto mo magka-pera dahil gusto mo mapasaya yung family mo, gusto mo maging stable yung mga anak mo, pasok sa school, pagandaan yung mga paglaki nila, di ba? Syempre, buti nga, may bahay na kayo, congrats na agad doon, kasal na kayo, tapos meron na rin kayong warehouse, may property na sa Montalban,
So, ang ganda nung nangyayari. Dahil yan sa pag-sit-up nyo. Kaya sabi ko, dahil ko sinasabi din yan dati, sa online, daming pera. Nga po, no? Mas madaming pera sa online. Oo, mas madaming. Lalo na, ngayon nga yung Shopee Lazada. Actually, kilala lang ako ng Shopee Lazada. Hindi kami, usually, ano pa rin ako, through Facebook, sa page, doon. Yung okay. Shopee Lazada ko lang, yung mga damit. Kasi hindi pwede yung mga ginto eh. Ang hirap yung Shopee Lazada ng ginto. Pucha, di ba? Oh, parang kunyari, may magpapadeliver doon. Ano, 100,000 pesos. Puta, pagbalik doon, sabi yung pengen, di ba? Ang hirap, di ba? Pero yung mga ibang product, hindi rin, yung mga Redos, hindi ko rin sila Shopee Lazada. Siguro, sa mga product talaga, mga damit. Sa damit nga lang, ang daming nakawanan ng Shopee Lazada, dami kong friend na malalakas sa Shopee, tsaka Lazada. Hindi nawawalan yung... Si mga sa inyo ba, hindi rin kayo nakasipiras din kayo ng ganang ng mga nakaw. Meron po, minsan bumabalik po sa amin ni Baril naman. Sakit talaga yun, eh, no? O, katanong ko kayo, ano naman yung pinakamayroon na napagdaanin niyo? Yun po, yung dati siguro yung talaga nag-push sa amin. Yung halos walang-wala talaga kaming panggastos. Paano yung walang-wala? Yung wala kaming makuhaan, wala kaming mahiraman. Yung kahit may gusto kaming bilhin, at may gusto kaming puntahan, kainan, wala kaming panggastos. Ang hirap, no? Meron pang isa. Yung bago po kami magsimula sa Lazada, bali may order na po kasi noon na first time namin sumali sa sale. Kasi wala kaming puhunan ni piso. Oh. Lahat po ng order na i-cancel po lahat. Hindi nyo balaman paano ma-accommodate yung orders? Opo, kasi wala pa po talaga kami kasi nabigla din kami na biglang ba ang dami ng orders. Tapos nakala namin hindi na mag-boom. Hindi nyo na ba kasi na-cancel na. Kumbaga, parang first impression, tayo na, unang order pa lang. Cancel na. Baka hindi na kasi wala talaga ni piso, wala po kaming, ano kami, para tayo mag-negosyo, wala tayong puhunan. Ano yung ginawa nyo? Nanghirap po kami sa mama namin, kahit paano meron po. Ayun, yun po yung nagpatuloy-tuloy dun sa negosyo namin. Hindi yun. Salamat kayo. Kayo yung mama yun? Mama po. Oh, salamat. Hindi nagpapasalamat ka sa mama mo. Opo. Okay. Natural naman yun. Usually naman, pag may pera naman yung mga nanay, pag lumapit ka naman, kahit mga kapatid, di ba? Kasi yun yung mga nakakangat. Isang, natulong naman sila. Basta sobra rin sa kanila. Hindi naman tayo maiindihan yan. Ako, may ganyan din ang mga kapatid dati. Lagi akong tinutulungan. Pag may naisip ako ng negosyo, tulungan mo naman ako. Papayramin tayo ng konting negosyo. Tapos, hindi naman nagpa-prosper. Malulugi. So, di ba? Pero ngayon, okay naman. So, yun na yung pinamahirap nyo. Ano naman yung goal nyo? Kasi, nandito na kayo ngayon. Nakikita ko, dami yung grocery. Ano yan? Ba't ang dami yung grocery? Pamimigay po namin. Pamimigay nyo rin yan? Opo. Saan? Sa ano, kasi balak namin mag-ikot-ikot dito. So, kung sinong makita giving back? Parang konting... Bibigay po namin. Oo, kumbaga, sa mga blessings na natanggap, mamimigay ng konti. Maganda yan, maganda sa kalooban yan, spiti sa pakiramdam. Oo nga pag po. Napagbigay. Kahit konti lang. Ngayon, yan lang yan. Next year, eh pagka lumakas ka na lumakas. Last year din po nag-bulleting kami nung nag-bagyo. Yung dun sa Montalba naman po, baha. Ayun ako, ay, babalik pangalawa na namin. Oo, maganda yan. Maganda naman yan, ma'am. Tsaka sa nakikita ko, maayos yung business niya. So, ano pa ba yung gusto niyong mangyari after 10 years? Yung goal? Gusto ko sana maging ano yung number one distributor ng ano, ng kasi actually marami kami nagbebenta ng dog shampoo. So gusto ko sana mga after 10 years, kami na yung number one. Or kung kahit di man number one, at least kami yung kilala pa rin sa market ng dog shampoo. Sa dog shampoo? Marami ba kalaban yan? Yung Kokwa de, no? Opo, marami po. Ang dami din po nagbebenta. Iba-ibang brand. Opo. Depende dapat yan siguro sa ano lang, quality. Kasi effectiveness ba? Tama ba? Opo. Yun nga po yung... Kasi pinaka-importante ito na eh. Opo. Kasi kahit ano, yung iba kasi, mataas kasi yung ano, yung price syempre kasi may costing. Mm. So, yung iba naman kasi na nagbebenta, so medyo mababa na siya. So, doon nagkakatalo. Kung mura nga, hindi naman effective. Isahin lang pera. Kailangan kasi yung customers, babalik agad sa'yo. Kailangan doon ka makilala ng customers. Oh, dahil good shoe product mo. Mm-hmm. Hindi lang dahil mura. Hindi lang dahil maganda yung packaging or what. So, saan yan? Effective nung kung paano maging effective yung product. Yung po yung isa pang pinaprocess namin yung pag-innovate ng product.
Yes, innovation, napaka-importante niyan. Saka yung pag... Ano, walang katapusang innovation dapat eh. Opo. Yung pag-i-innovate ng continuous isang bagay. Hindi, nadadagdag na yan eh. Continuous yan, hindi yan. Katulad, di ba, cellphone. Di ba, nagsimula dati, wala naman cellphone, phone. Opo. Naging cellphone, naging, ano ngayon, ang dami na nagagawa. So, ini-innovate talaga yung product. Actually, pero napaganda ng product niyo. Kasi yung pet, masyadong malakas ngayon ang pet, halos lahat ng mahilig mag-alaga ngayon. Dahil nga po ng pandemic eh, okay pa rin po yung sale namin. O nga pala, kamusta ng pandemic? Good. Yun, okay. Thanks, Carl Lord, kasi nakapag-operate kami na payagan kami. Kasi malakas ang online noon, no? Opo. Pandemic. Baka doon pa kayo tumabo ng matindi. Pero opo, no. O, di ba? Ang lakas ng sale nung ano noon, pandemic. Kasi halos lahat nasa online. Oo, tama. So, buti nga po napayagan kami nun. Kasi may mga stores lang nun or may category lang na pwedeng mag-cater allowed sa... mag-operate. Oh. So, isa sa kami sa napayagan. Kahit pet supplies, so napayagan kami. Ngayon, meron lang ako gusto marinig mula sa inyo. Para rin sa mga manonood nito. Ano ba yung mabibigay yung payo sa kanila? From minimum wager na as in broke na as in tinatawag na isang payo isang tuka or kung wala kang trabaho ng araw to, hindi ka papasok, wala kang makainin. Typical na tao, di ba? Typical na empleyado. Pag hindi ka talaga pumasok, wala ka talaga makainin doon. Wala kang sahod. So, from minimum wager na ngayon, may sarili na kayong business na sa tingin ko okay siya. Ako, tingin ko okay, hindi kayo makakabili ng bahay. Oh! See, may bahay sila. Tapos, may sarili kayo, may property na sa Montalban. May warehouse, may mga empleyado na ano naman yung mabibigay nyo na tip sa kanila or advice sa mga gusto na magsumubok para to sa mga ano ko na to, kinukulot ko na para dun sa mga laging nag-isip na walang-wala sila kahit ang sipag-sipag nila kasi lagi sinasabi, sipag ko naman lalo na yung mga construction worker masipag talaga yon. Pero bakit sila hirap pa rin? Bakit yung ibang nag-araw-araw pumapasok sa mga SM, sa mga mall yung sabi nila, masipag naman ako kasi nababasa ko sa mga comment eh. Sipag mo idol, ganun-ganun sa akin. Ba't ako masipag din naman ako, pero ganun pa rin yung buhay nila. So, hindi lang siya kasi kailangan ng sipag eh. Para sa akin, hindi din lang. Kasi kahit tama naman sila, kahit magsipag ka ng magsipag, kung minimum wage pa rin yung sasahurin mo. Uh-huh. Ang result nun, ganun pa rin. Okay. So, ano yung ma-advise nyo? Kasi kayo, may patunay na kayo. Kumbaga, andun na kayo. So, palaki na lang kayo niyan. So, ano naman yung magpapayan sa kanila? Unahan mo na. Sige, magpayo kayo. May karapatan kayong magpayo kasi meron na kayong nagawa sa sarili nyo. So, sige. Siyempre, unang-una po, ano, think positive. Tsaka magtiwala lang din sa taas. Siyempre, sabihan ng sipag at syaga din. Sipag at syaga. May secret recipe pa? Formula to si Sir? Ano? Tsaka ano ba, kapag may goal ka, dapat yun muna unahin mo, et cetera, na yung mga kamustuhan mo. Dapat yung needs muna, para yung goal. Goal. Goal muna, talagang focus muna. Yes. Okay. Kasi sir, anong i-add mo sa sinabi ni Mrs. May secret recipe ka ba na formula na ginamit para bakit nangyari to? Actually, wala naman talagang secret formula sa success. Ang kailangan mo lang, ipagpatuloy yung... Kailangan napoportray mo na kung ano yung gusto mo mangyari. Kung may gusto kang i-achieve. Parang minamanifest mo na rin. Oo. Kailangan, parang naisip mo na kukunin ko to, ganito. So, parang lagi mo siyang iisipin para yung actions mo, yun ang magre-result ng mga kuha mo. Kailangan ipagpatuloy mo lang yung mga dapat mong gawin. Huwag kang papa-apekto. Kasi minsan, katulad pag nagsimula ka ng business, sabihin sa'yo, naghihirap ka na kasi nagbibenta-benta ka muna. Huwag ka man maniwala sa kanila. So, pagpatuloy mo lang yung gusto mo, hanggang sa makabit mo yung pangarap mo sa buhay. Alam mo, hindi ako naniniwala dun eh. Isa lang sinasabi sa FB na may mga nagpo-post na, oh yan, naghihirap na yun si Gato, nag-online. Parang dito to yung parang... Oo, kasi may ganun po. Ano lang, parang drama lang yun sa FB, parang dito to na may nagsasabi nun. Kasi alam naman ng tao, yung mga online seller. Oo, doon pa kasi nagsimula eh, oo. Siguro na sabi nila yan, dun sa mga, baka yung iba na nagbibenta na ng mga personal na gamit, baka sabi na naghihirap na. Pero kasi yung online business, yung pinaka-business na pwede mong simulan. Opo. Na kahit wala kang puhunan. Low risk lang kasi sa online. Kahit nga walang puhunan, pwede doon. Kasi pwede kang mag-post without the product pa. Kausapin mo lang si supplier, or si reseller, or si distributor.
ask ka ng permission, ma'am, pwede ko bang i-repost yung mga pictures mo? Magre-resell ako, popost ko sa wall ko, once may order ako, pwede ako humingi ng payment, advance payment sa customer. Kung kakilala ko naman, ma'am, pwede po ba tayo mag advance payment? O, ngayon, yung advance payment na yun, kunyari 3,000, ang kuha natin, 2,500, so kasama na yung tubo. Kukunin mo na yun. So, may business ka na agad. Mm. Kahit walang punan, cellphone lang, tsaka internet. Diba? Hindi nila, sa mga hindi nakakalam. Online selling. Online talaga. Hindi mo kailangan ng requirements sa trabaho. Hindi mo kailangan magpasa kung may sarili kang Facebook. Hindi mo rin, wala kang masyadong isok sa simula. Wala ka muna kasi, syempre, simula ka lang naman eh. Alam ka naman, problemahin mo agad yung mga kung ano-anong sheets, di ba? Simula, wala talaga. Yun yung pinaka-easy way para magkaroon ng negosyo. Online. Tsaka marami kang maiisip sa online. So maraming salamat sa pag-imita sa akin. Hindi ko na kayo bibigyan ng cash kasi mas marami pa tong cash nila sa akin. So nandito lang tayo para ibahagi yung kwento nila. Maraming salamat dito kay Papa Opa. Ay, sila po pala boss, sila yung ano, sila yung dalang bat nagkakilala kami. Yes. Katrabaho kasi siya, tapos siya katrabaho ng partner. Ah, ikaw naman ang tulay sa love story. Hindi pa nalang ilang pagkwentuhan ng love. Ilan na pala ang anak nyo? Dalawa. Ilang taon na? Isa pong 2 years old, tapos ang 4 months. Ha, bago. Tapos niya, pag mga 9 months ulit, pag mga 1 year na yan, pero na ulit yan. Kasi, pwede ano, cesarean? Kaya naman eh, basta kaya, di ba? Masaya naman yung may uwian kang bata pagka pagod ka. Yun yung pinakamaganda. So yun, nalulungkot na naman ako. So, maraming salamat sa pag-imbita dito sa bahay nyo. At pagpapatuloy, pag-share ng kwento nyo. Marami. Alam nyo kasi, usually, di ba yung mga istorya, mga meron yung mga walang-wala, meron din ang kwento ng mga success. Ito, isa din kwento pa ng isang successful na istorya. So, hindi lang ako basta may mahirap, tinanong kwento. Gusto kasi lahat ng kwento ng tao, may bahagi natin para makatulong din tayo. Kasi yung mga nanonood, ganun pala. Oh, dati lang pala. Maging ano tayo, inspiration. Oh, kunyari ako, nanood ako. Ano rin ako ah, supermarket din lang ako na, ano tawag doon, ba tawag doon? Parang bagger dicer. Or dicer. Okay. Oh, dicer lang pala yung si Sir. Pero ngayon, may bahay na. May warehouse na. May properties na. So, bilang ako rin yun, pwede ko siya isipin na kaya ko din pala. So, hanapan na lang kung saan siya pwede magsimula. Yun kasi yung kailangan talaga ano, take action. Kailangan mag kung may nag ano, may gusto siya na simulan or may gusto kang i-business. Simulan mo na agad ngayon. Tumayo ka, kumilos. Hindi pwedeng puro isip pa lang. Isip pa na tatlong araw ka nag-isip sa kama, ano ka lang. Labo din na rin isang buwan. Tapos magtataka pa, ba't wala pa rin ako pera? Taki na eh, di ba? Walang resulta kasi yung puro ideas lang. Kailangan may action. Kailangan may action. Oo. So, ayun, narinig nyo. Kailangan lalagyan nyo ng action yung bawat naiisip nyo. Hindi lang puro idea. So, kailangan gagawin nyo talaga siya ng action. So, maraming salamat ulit sir sa pagpapatulong. Ang sarap ng pagkain nila. Hindi ko pa pala natikman tong ano, tikman ko muna ito. Sino ba nagluto nito? Mama ko. Mama niya pa. Ang swerte nyo, ha? Dito, ma. Sino-sino ba kayo nandito? Sino-sino kasama nyo sa bahay? Kami po mag-asawa, tas yung parehas magulang namin. Tapos yun, mga bata lang po. Kami lang po, apat lang kami. Masarap! So yun, nagpaparam na ako. Gusto ko yung apat na. Kwentong bahay.